Oh, ayan. Good evening po. At magandang balita mula sa ating napakasipag na DTI Secretary Ramon Lopez Jr. Hindi Jr. Kasi original siya. Original. Secmon, yes, pakikwento naman po yung ating magandang balita. Programa po ng DTI para sa mga OFWs. Kasi alam po ninyo, di ba, gusto ng mga OFWs na mag-for good na sa Pilipinas, magkaroon ng maliit na negosyo. Meron po bang programa ang DTI para sa kanila? So sa DTI po, una-una habang nasa mga iba-ibang bansa sila, ang DTI, gumagawa sila ng trabaho, negosyo, consumer na seminar, TNK, sa iba-ibang bansa na kung nasan may OFW, nag-o-offer ng seminar na gano'n. Pangalawa, pagka nandito na sa LAW, ini-encourage namin bumalik kasi pwede yung offera natin ng mga pangnegosyo. May programa po tayo ngayon na with the OWA and the DOLE na pagka mga distress OFW or kahit hindi distress, kung gustong umattend dun sa Philippine Trade Training Center, ito po yung tinatawag na PTTC na nasa kanto ng EDSA and Ross Boulevard. Doon ho, libre ang training kinumit namin kay la Administrator Kakdak at kay Secretary Bello na umattend lang kahit sinong OFW na bagong balik sa atin, lalo na kailangan ng training, pwede ho silang mag-free training doon. Pipili lang sila ng mga schedule ng seminar doon, ano yung gusto nilang attendan, pwede na silang umattend ng training. Okay, pangalawa, yung mga negosyo centers po na naka-locate sa lahat ng mga municipality, mga sa ngayon, 1,073 na yan. May seminar ho doon almost every day. May mga mentor, coaches, mga table coach, mga mentors. Gusto nila magpaturo ng negosyo, may business counselors ho doon. Pumunta lang ho kayo sa negosyo center, libre ho yun. At para matuto tayo about pagdinegosyo. Kasi para hindi na tayo babalik sa maging OFW, maraming opportunities ngayon sa Pilipinas. Kasi tuloy-tuloy ang growth sa Pilipinas. Matataas ang growth. Tapos, pangatlo, meron din tayong pautang na microfinancing. Ito naman ho, ang requirement lang ho namin, walang collateral ito. Ito ho yung panlaban sa 5-6. Diba, 5-6, maraming umuutang dyan. Ito, para hindi na mag 5-6, mas murang interest, pero no collateral. No? Tapos, pero kailangan lang may negosyo na. So, kunwari, may kilala kayong kamag-anak nyo, may negosyo na sa atin, at kailangan nila ng pag-expand ng working capital, pwede ho silang lumapit sa kahit anong P3, pondo sa pagbabago pag-asenso. Over 300 po yung partner institutions dyan, credit delivery partners. Lumapit sila or sa negosyo center, magtanong sila, saan ho ang pinakamalapit na P3 I can avail of the programs na magpapautang sa akin. Kahit mag-umpisa siya 5,000 up to 200,000. Walang collateral, diretso ho silang ano. Pero kailangan makita yung size ng negosyo. Kasi kung maliit pa lang yung kailangan mo, let's say 5,000, 10,000, pwede na kayong pahiramin agad. Walang collateral. Kung may kamag-anak kayo na binigyan nyo ng puhunan at tumatakbo na yung negosyo, pwede nyo hong paanuhin na yun, palapitin sa amin and then pahiramin namin yun ng pang-expand ng negosyo nila. Sabi nga ni Alexa, sabi ni Lablab, Acero Chato, maganda yan kung walang collateral. Wala ho. Yan ho yung panlaban natin sa 5-6 para hindi na ho kayo uutang sa 5-6. Kasi sa 5-6, pahiramin kami dyan, titingnan din nila yung negosyo mo, tapos pahiramin ka ng walang collateral. So sa amin, ganun din. Pero sa 5-6, ang interest, 20%. Minsan sa isang araw, 20% ibabalik mo. Tapos may kasama pang payong. May payong pa. Bebenta ka pa ng ibang malulubog ka na sa utang. So dito ho, talagang simpleng pautang siya na walang collateral. At tapos, pag nabayaran mo pa yon, pwede ka nang humiram na mas malaki pa. Kasi yung pautang na yon lumalaki sa negosyo mo. Kunwari, lumaki na yung negosyo mo, yung susunod mo mahiramin, mas malaki na. Pahiramin ka pa uli ng mas malaki. Ayun, kasi sec, ang nagiging problema, di ba sa OWA po ako, at meron po sanang loan program between OWA and Land Bank. Ang hinaing ng ating mga OFWs, pagdating sa Land Bank, hindi sila makuutang kasi may collateral. Yeah. Dito ho, walang collateral. Basta may negosyo na kayo, lalo na yung may pwesto na kayo, kahit nasa palengke yan, or karinderya, o talyer, or kahit nasaan, basta merong may lugar kayo, may pwesto kayo. Ibig sabihin kasi, every time, regularly kayo kukolektahan. Okay. Oo. So, kayo pa lalapitan. Tawagan nyo lang yung mga P3 provider natin o kaya sa negosyo center.
So, lalapitan na kayo, pupuntahan pa kayo para pautangin. Tapos, yung collection noon, pwede pa kayong singilin. Ayan, every, sir. Ano, pag kayo ang dadala. Kayo ang dadalawin. Ay, eto. Angie Penaso, pwede ba makahiram siya kahit 2 months lang siya sa abroad? May kinilaman pa ba? 2 months siya sa abroad? Yung pag nakauwi na siya. Basta nakauwi na ho at may negosyo na kayo dito sa ano, okay lang ho yan. At kahit hindi sa kanila, kahit negosyo ng kamag-anak? Negosyo ng kamag-anak, gustong pa-expand, pwede ho namin. Tapos, yun. Sa kanya na lang utang. Oho, so lalapit lang. Again ho, pupunta lang ho tayo sa 1,000 ho yung 1,073 yung negosyo centers na pwede ho nilang puntahan yan. At tanungin na nila, saan malapit dito? Sir, sabi ni Len Tumaneng Albano, magkano naman daw po interest? Yung interest, yo, kumpara natin sa 5-6, 20% per day. Ito, 2.5% per month. So, ibig sabihin, parang mga kulang 2.5, so siguro mga around 30% per year na yon. Para lang siyang, para kayong humiram sa microfinance institution na nakakalat yan nationwide. So, ginawa ho kasi natin silang partner dito. Okay. Sek, alam ko busy ka pa ito. Tanong po ni My Loves Monte Calvo, what way of payment po? So, ang ano ho dyan, bibigyan kayo ng payment scheme. Kunwari, pwedeng every week, pwedeng every month. Kung gusto nyo every day, pwede din. Mm-hmm. Tapos, ngayon ho, nagko-connect na kami sa parang digital payment. Apo. So that smart padala or cash. Okay. Cash padala. Okay. O digital na. Sir, isang katanungan nila, Jeneline Abadcio ko Pascual. Paano ko ang dito pa sa ibang bansa gusto niyang magnegosyo? Nanay niya magpapatakbo. So kunwari ho, yung nanay niyo may negosyo na, i-refer niyo lang ho sa amin, then pahiramin namin. Pwede. But basta ho meron ng negosyo. Okay. Maraming salamat po. Thank you. Sir Raymond Lopez. Thank you. Napakasipag, napaka-busy, pero salamat po sa oras. Thank you. Thanks, you, ma'am. Partner. Yan po ang ating partner for change. Thank you. Thank you. Yan po han, negosyo centers. Nationwide yan. Ay, last na sir, may website po ba? Ganito, punta ho sa siguro P3 or SB Corp. Ganun, niisip ko anong. I-Google nyo na lang. Google nyo DTI.gov o kaya yung SB Corp. Small Business Corporation. SB Corp. Tapos punta na kayo sa website nila. Nandun yung P3. May icon doon, P3. So, yan na. At ang P3 ay pondo sa pagbabago at pag-asenso. Thank you. Thank you. Yan. Good news po yan. Salamat po.